Halos sunod-sunod ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin dahil din sa sunod-sunod na oil price hikes. Siyempre, hindi nalalayo ang pamasahe sa LRT at MRT na ayon mismo sa Department of Transportation and Communication, posible na sa Hunyo, sa Mayo matatapos ang konsultasyon ng DOTC sa LTFRB tungkol dito. 6 na taon na raw po naman ang nakakalipas mula nung huling nagtaas ng pamasahe sa LRT at MRT. Live mula sa Cubao, may report si Lay Alves. Lay? Jessica, wala pa mang tiyak na petsa kung kailan ipatutupad ang mga bagong pasahe sa LRT at MRT. Ngayon pa lang ay namumroblema na ang mga pasahero nila. Halos 30 pesos ang pamasahe ng college student na si DM sa LRT araw-araw. Dahil hindi naman daw kalakihan ang kanyang allowance, ngayon pa lang ay pinoproblema na niya ang nakaambang pagtaas sa pamasahe sa LRT. Yung baon kasi talagang nakabudget siya for 14 pesos lang papunta. So, paano gagawin mo? Feeling ko baka jeep or FX. Doble kasi. Pero ang empleyadong si Caroline, kahit mabigat din sa loob ang nakaambang dagdag pasahe sa MRT, no choice daw. Isang commuter na katulad ko, napakabigat na pasahe niya. Especially sa panahon ngayon na tagirap, yung rate naman ng sahod namin hindi naman ganun kataas. Kaya syempre, mahirap talaga para sa isang mamamayan. So, anong plano mo pang tumaas? Hindi ko alam, no choice ka eh. Mag-MRT ka para hindi ka mali. Sina DM at Caroline kabilang sa mahigit 1 milyong pasahero ng MRT at LRT kada araw. Approval na lang ng LTFRB ang hinihintay para maikasa ang fare hike sa LRT 1 at 2 at MRT. Ayon kay DOTC Secretary Jose De Jesus, maaaring sa susunod na buwan sa Mayo matapos ang paglathala ng fare adjustment ay maipapatupad na ang mga bagong pasahe. Para sa LRT 1, kung ngayon ay mula 12 hanggang 20 pesos ang pasahe, magiging mula 13 hanggang 30 pesos na. Para naman sa LRT 2, kung ngayon ay mula 12 hanggang 15 pesos ang pasahe, magiging 12 hanggang 25 pesos na. Sa MRT naman, ang kasalukuyang 10 to 15 pesos na pasahe, magiging 15 to 25 pesos na. Batid ng LRTA na sa una ay mababawasan ng bahagya ang kanilang mga pasahero. Yung study na ginawa is that we expect na yung first month siguro is may mga hindi sasakay kasi sa tingin nila mataas. No? Pero naipakita rin doon na within after 1 month, marirealize din ng ating mga kaibigan, ng ating mga mananakay na mas efficient pa rin, mas mabilis, mas convenient pa rin mag-tren. So babalik din sila sa LRT-MRT. Paglilinaw nila, malaki pa rin ang government subsidy sa kabila ng mas mataas na pasahe sa MRT at LRT. Sa MRT halimbawa, 40 to 60 pesos daw ang dapat talagang pasahe kung walang government subsidy. Sa 16.2 billion pesos na subsidy sa pinagsamang LRT at MRT, 2.3 billion pesos lang daw ang mababawas kapag ikinasa na ang fare adjustment. Huminahon po tayo ito pa naman ay dumadaan pa ng proseso, no, ng konsultasyon sa LTFRB. Hintayin natin na matapos itong consultation process na ito with LTFRB. At saka ito naman ay hindi designed para kumita. Kasi yung word nakita is parang hindi tugma doon sa situation. Kasi ang talagang layunin lang is maibsan yung subsidiya na binibigay ng gobyerno sa LRT para ito naman ay magamit ng pamahalan sa ibang mga projects. Jessica, magbibigay naman daw ng 20% na discount sa mga senior citizen, mga disabled at mga estudyante. Uh-huh. Jessica? Bagamat sinabi na huwag muna tayong magpanik o huminahon, Lay, mukhang done deal na, natataas talaga, di ba? Ang question na lang ngayon kung kailan ito ipapatupad. Tama yan, Jessica. Sinusunod lang daw nila yung proseso kasi matapos nga yung approval ng LRTA at DOTC dun sa mga proposed fare hike, ay isinumite nila ito sa LTFRB for consultation. Hindi kaya pwedeng akuin na lang lahat ng gobyerno yung subsidy para hindi na maipasa sa mga sumasakay ng MRT at LRT. Gayong meron na rin palang subsidy noon pa, no? Hindi kaya pwedeng dagdagan na lang nila para hindi na yung mga pasahero ang aako nung dagdag na presyo. Jessica, ayon sa LRTA, kailangan na talaga o long overdue na
na bawasan yung government subsidy sa LRT at MRT. Doon nga sa proposed fare hike, mahigit 2 billion lang yung mababawas doon sa 16 billion na government subsidy na ibinibigay sa LRT at MRT. Oo, malaki nga rin naman yun. Pero magbibigay rin naman kasi sila ng subsidy sa mga jeep yata at saka sa mga buses ba? O edi sana lubus-lubusin na nila kasi mas mura naman ang pamasahe sa MRT at LRT talaga, di ba? Yung mababawas naman daw sa government subsidy na dulot nga nitong possible fare hike ay mapupunta rin naman daw sa rehabilitation ng LRT at MRT na pakikinabangan din naman daw ng riding public. Okay. Maraming salamat, Leigh Alvis.